Ano ang nagpahuli sa akin? Yung huli bang sinabi ko? Minsan talaga dapat di ko na binubuksan tong bibig ko. Magkaibigan tayo, Agnes. Bakit? Sinabi mo na binago at pinatigas ka ng mundo. Pero andyan pa rin si Santa Camila ang inilalagay sa pedestal ng lahat dahil sa sobrang bait. Parang puon na tinitingala. Parang puon din sa pagka-inosente. Madaling magtiwala, naniniwalang may pagkakaibigan kahit wala. Agnes! Diyan ka lang pala. Halika na, bilis. Tigil mo na yan. Nandiyan ni Yayaya ka ni Camila. Ano daw, mamimili kayo sa bayan. Sige, halika na, halika na. Ay, kailangan ko tapusin to. Kukunin na to mamaya ni Mrs. Tolentino. Ano ba? Itigil mo na yan. Baka ipamili ka rin. Sige na. Nay, marami pa akong tatapusin. Tsaka kung gusto niya mamili, hindi mamili siya. Ba't kailangan ko pa sa mama? Tanga! Isa sa mga anak ni Delatorio yun. Ano ka ba? Kumilos ka na nga dyan. Ano ba? Ikaw na nga kinakaibigan, ikaw pang mayabang. Ano pinagmamalaki mo? Eh, mambubukid ka lang naman. Huwag kang mayabang dyan. Ikaw ang lapit ng lapit nun. Kaya ano pa bang magagawa ko? Eh, lahat ng tao, pati pamilya ko, sinasabing napakaswerte ko daw dahil gusto mo akong maging kaibigan. Wow, ang gaganda! Oh, ang dami! Sabi ko naman sa'yo eh, buti nalang sumama ka. Sabi ko sa'yo, ipapamili ka rin eh. Oh, timupati ako. Nay, wala naman siya ibang bukong bibig kundi yung plantasyon. Tsaka yung plano niya para sa negosyo ng pamilya nila. Kwento niya na yata kanina lahat. Uy, syempre! Alam mo ba, Agnes, ang bali-balita sa kanya ipapamana ni Don Jacobo ang plantasyon de la Torre. Oh, kaya ikaw, dumikit-dikit ka doon. Dami! Pero ano mo? Yung totoo? Muhing-muhi ako sa'yo. Lahat ng pagkatao mo, sinusuka ko. Anak ka sa labas, pero nasa'yo lahat. Lahat ng lalaki, ikaw yung hinahabol. At isa kang malaking pakialamera! Nung gabi na nakita mo kami ni Javier, Sige, wala ka na ako, Agnes! Hoy! Ano ba? Ano problema mo, ha? Sige! Ano? Niligtas kita nun, Agnes! Hindi ko kailangan na magligtas sa akin nun! Pinag-awayan na kami nung gabing yun! Gusto ko maging isang De La Cuesta. Sawang-sawa na ako sa buhay magsasaka. Kaya ayun, nakipagrelasyon ako kay Javier. Pero siyempre, kailangan mong sirain ang lahat, di ba? Gusto mo, ikaw lang yung nakatala sa mansyon. Dapat, ikaw lang ang may dalang kwesta para sa sarili niya! Yung pakiramdam ng naisahan, Camila, na malamang, mas magaling ako sa'yo. At muntik ko nang makuha ang buhay ng mga anak mo. Tingin mo, Agnes, naniniwala ako sa'yo? Gusto mong maniwala ako sa'yo na ikaw ang lahat ang may kagagawan nun? Ni hindi nga kayang mag-isip ng utak mo ng ganun. Tingin mo may mararating ka? Wala kang kwenta! Anong pinagmamalaki mo, ha? Yung scholar-scholar mo? Bobo ka, ha? Mahina din ang utak mo, kagaya ko! Kaya mananatili ka sa buhay na to, narinig mo. Ha? Mananatili ka sa buhay na to. Nagkamuyan sa bato. Yung utak mo, hindi nga nakaisip ng ibang paraan para umangat, maliban sa dumikit sa isang mayamang lalaki. Kaya hindi ako maniniwala sa'yo.
na ikaw ang lahat ng nagplano ng lahat yun. Isang lumaki sa yaman at maraming oportunidad lang ang magkasabi ng ganyan. Dahil kahit dikit ang dikit ka nun sa aming mag-asaka, hindi mo pa rin alam ang totoong hirap at limitasyon ng buhay namin. Pero nakita mo bang nanakit at pumapatay ang iba? Hindi. Ikaw lang! Ikaw lang. Dahil mahina ka! Hindi ako mahina! Mahina ka! Minahal kita. Kaibigan kita, minahal kita. Hayop ka! Mas ako hindi! Minsan magpreno ka, yung bibig mo parang Armalite. Si Ma'am Camila po. Nasa loob, bakit? Si Emma po kasi umalis. Sabi nga namin magpaalam muna kay Ma'am Camila. Pero nagmamadali siya, kaya sinamahan lang siya ng bodyguard. Nako, yan talaga si Emma, girl. May pagkamatigas ang ulo, mother. Ako na lang po magsasabi kay Ate Camila. Hindi, promise, mother, wala ako kung ibang sasabihin. Pepreno po ako. Ah, hindi, promise, mother. Ate Camila! Ate! Ate, mama, bitawan mo ako! Ate! Huwag kang lalapit! Kundi wasakliig na to! Ginagawa mo dito. Di ba dapat nagpapahinga ka? Alam ba na Camila, dito ka? Bakit di mo ako pinuntahan? Ang sabi nila, nandun ka raw nung tulog ako. Pero pagising ko, wala ka na. Hinintay kita, Elias. Tinignan ko lang kung okay ka na. Yun lang? Ikaw ang nakahanap sa akin. Yun ang sabi ni Manay. At yun din ang naaalala ko. Pang naalala mo? Ma'am! Nawala na po eh! Hindi na namin nakita!
Ma'am, may tumawag po. May masama doon nangyari sa ospital. Tinatawag ko ang pangalan mo. Elias! Tinatawag ko ang pangalan mo. At narinig mo ko. Ikaw ang naglabas sa akin doon. Yun lang. What else should I remember? Pusin ka na, ha? Para masabi ko na sa'yo yung nararamdaman ko. Wala. Alam mo, Emma, mabuti pa umuwi ka na. Kailangan nagpapahinga ka, eh. Baka mamaya, kung ano naman mangyari sa'yo, dapat hindi ka lumalabas basta-basta. Wala akong mawawala ka na sa akin. Pinakabam ako, alam mo ba yun? Hindi na importante yung nangyari dati. Lahat ng galit, lahat ng hindi natin pagkakaintindihan. Kakalimutan ko lahat ng iyon. Bigyan lang ako ng isa pang pagkakataon na makasama ka. Ang sabi mo, gusto mo nang kalimutan ng lahat. Ang sabi mo, ay gusto mo lang akong makasama. Nananaginip ka lang nun. Hindi. Hindi, Elias. I heard it from you. Why are you lying? Bakit mo ba tinatanggi lahat ng sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. O ganun lang ba kabilis magbago yung isip mo? Just tell me! Nag-alala ako sa'yo na nalaman kung may nangyari sa'yo. Pero nung sigurado kong okay ka na, bumalik na lahat. Bumalik na lahat ng mga dahilan kung bakit hindi pwede maging tayo. Pamela! Nangyari po sa ospital, ma'am. Fabio? Chief! Ano nangyari kay Fabio? I'm sorry, Camila. Meron kasi nagpanggap ni Sanggos pumasok din sa kwarto ni Fabio. Tinanggal yung life support nito at saka nilabas ng ospital. Doc, ano mangyayari kay Fabio? Pag natanggal yung life support niya, mabubuhay pa naman siya, di ba? In most cases po, namamatay ang pasyente pag walang life support. Ay isang himala po pag lumaban yung katawan niya, lalo't coma po siya for 4 months. No, Chief, kailangan mabuhay ni Fabio. Hindi siya kailangan mawala. Hindi pwedeng mawala si Fabio! Hindi pwedeng mawala si Fabio! Hindi ka magising-gising ng mga tao. Tingnan natin kung magigising ka nito. Anong gagawin natin, my love? This one? This one? No? Okay. What about this one?
Good choice, my love. Napaka-boring mo namang patayan, Fabio. Pero hindi kita pwedeng hayaang mamatay ng malinis. Nang walang kahit isang gasgas. Na hindi bali-bali. Na hindi gutay-gutay. Baka hindi kaiyakan ni Camila. Kailangan. Wasak na wasak. Para wasak din ang babaeng kinababaliwan mo! Why don't we start with your eye? I don't think so, my love. This is too small. This is what we'll use, my love. Announcement. Nitong araw lang ay isang pasyente ang ninakaw sa isang hospital at ninakaw sa isang van na may plate number 6278. Kung sino man ang makakita nito, maaaring makipag-ugnayan lamang sa ating pulisya. Para na rin ito sa ating lahat bago pa tayo maging biktima ng suspect. Tay, pwede niyo ba tawagan si Nino? Tanong niyo kung tatay ba ni Emma yung nakuha sa ospital? Sino yun? Dating nagpanggap na driver ni Vito noon? Sige na, tay. Malakas kasi yung kutob ko na siya yun eh. Kasi kanina, nung magkasama kami ni Emma, Magkasama kayo ni Emma? Nay. Tay, tawagan mo na. Sandali. Ginagawa na namin lahat ng paraan. You have to find him, Camila. You have to find him. Pangako, hanapin ko papa mo.
pinaghahanap ngayon ng otoridad si Agnes Sagrado, hinihinalang kasabwat ng serial killer na pumapatay ngayon sa bayan ng Las Espadas. Hinihiling ni Chief Alejandro de la Cuesta na mag-ingat ang lahat at kung sino man ang may impormasyon tungkol sa nasabing suspect ay agad na ipagbigay alam sa pulisya. Hindi pwede si Agnes. Imposible yan, Chang eh. Imposible yan, Chang. Anong imposible, Kuya Iking? Hindi pa ba ito ebidensya? Bet mo? Kuya Iking, alam ko naman love is blind. Pero sana naman huwag ka naman magbulag-bulagan. Si Agnes, siya ang patunay na hindi natin masasabi kung talagang kilala natin ng isang tao. Kahit sino, pwede magtago na isang madilim na sikreto. Mother, pinatuloy natin siya dito. Tapos nakipagtawanan tayo sa kanya, tapos inaalam niya pala kung paano niya tayo papatayin lahat. Kasalanan ko ito, Chang. Paano mo naman naging kasalanan? Sinabihan na po ako ni Ate Charini. Pinamumugaran na raw po ng mga ligaw na kaluluwa ang buong Las Espadas at apektado tayong mga buhay. Paano po kung si Agnes, baka apektado lang siya ng espiritu, baka sinasaniban lang po siya? Baka talagang ginagambala lang tayo ng mga patay? Chan, dyan tayo magaling. Yung isisi ang lahat ng kaguluhan sa mga multo o sa mga halimaw. Pero ang totoo lang, tayo yung mga halimaw na kinatatakutan natin. Natin to kanina. Ihatid ko na kayo sa bahay para makapagpahinga kayo. No! Hindi pwede. Hindi pwedeng wala kaming gawin habang nawawala si Papa. Hindi natin alam kung anong nangyayari sa kanya. Kung ako yung nawawala, hindi siya titigil sa paghahanap sa akin. Hindi kami pwedeng huminto sa paghahanap dito. Hindi rin naman kami matatahimik sa bahay. Fabio, saan ka pupunta?
Hindi pa tayo tapos. Masyado ka namang nagmamadali. Huwag mo naman akong iwan. Fabio. Magkikita pa kayo sa impyerno! Ang tibay mo, Fabio. Dapat para ka nang lantangguin. Tingnan mo, malaban ka pa. Gusto ko yan. Thank you for me. This time. Never was! Maramdaman mo ang bawat tusok, ang bawat saksak, ang bawat
dawat. Guhit! Emma, mabuti pa siguro. Umuwi ka na. Kailangan mo magpahinga. I don't need rest. Emma, kailangan mo magpahinga. Hindi mo alam ang kailangan ko. Alejandro. Papa! 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 Emma, you papa. Are pwedeng lumapit. No! I want to see my papa! Emma, sandali. Baka kailangan lang nila kumuha ng ebidensya para maituro sa atin kung sino may gawa nito sa papa mo. Hindi! Kailangan ko makita si papa. Gusto ko siyang mayakap! Shh! Doc! Baka naman pwede namin makita si Fabio. Please lang. Please. Sina Camila? Nasa morgue. Kasama si Fabio. Kailangan natin mahanap tong hayop na to.
Bakit po? Kayo ba yung may-ari ng bahay? Caretaker po. Mayroon kasing pinatidya sa bilabas niyo, kaya nakatakas ko yung gumawa nito. Sinecheck lang nasa nang yung mga kalapit bahay. Pwede ba ma-check yung bahay niyo? Pero... Amoy mo yan? Bleach. Kung dito man siya nakatira, malabo makakotel ebidensya rito kahit na lead man lang. Masyado na maninis sa lugar. Kung sino man siya, matalinis siya. Alam ko. Pakawalan mo na ako. Kamila. Kamila. Kamila pala. Kamila! Inatay niya si Fabio. Camila! At
Magsasalita ka na ba, Aurora? Camilla, you don't want to do this. Kahit na ano pang naging kasalanan niya, alam kong ayaw mo gawin to. Hindi mo dapat gawin to. Isang buhay lang yung mahalaga para sa'yo. At yun yung buhay mo. Camilla, sinabi ko na... Camilla! Camilla, please, huwag! Tama na! Camilla, huwag! I'm sure you're hungry, my love. Ready na ang dinner mo. Sandali lang. Susunod na bala, Aurora. Tama sa kabilang hita mo. Camilla, please, tama na. Hindi ako titigil hanggat di ko nakukuha yung gusto ko. Tama na, gawin to, please. Tama na. Hindi ako mapipigilan ni Vito. At kapag humakbang si Vito palayo sa'yo, kahit konti, na alam kong gagawin ni Vito. Babariling kita ulit. Si Agnes! Tauhan niya si Agnes! Siya lang ang kausap ko! Yung kaibigan mo! Pero bukod doon, wala na akong alam! Hindi wala ko na. Kailangan ng pangalan ni Agnes. Alam ko na ang lahat ng kay Agnes. Sino si Gru? Sino si Grom? Camilla, you're not thinking straight, please! Makinig ka! Think! Isipin mo si Emma, nawala na sa kanya si Fabio. Hindi pwedeng pati nanay niya mawala din sa isang gabi, please! Please! Camilla, ibaba mo na yung baril. Nanay ni Emma ang gusto mong patahin. Nanay ni Emma! Chief Alejandro. Hindi na kita proprotektahan, Aurora. Panahon na para pagbayaran mo ang matagal mo na dapat binayaran. Magkakahustisya na ang lahat ng taong pinatay mo sa koreksyonal. Bakit mo ba tinatanggi lahat ng sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Thank you.
must be having a difficult time. I want you to know that I'm here. It must be hard having Emma's mom involved. I heard inaresto siya kahit nasa ospital siya. Bumalik si nanay? Emma. Emma. Dami, anak. Ang bango sa hininga niyan. Mga gutom ha? Na gutom ka na, ka. Pang dalawahan na yata yung baon mo, ah. Oh, dang bunisa yan. Oo, nay. Magutom ako na magutom, eh. Napunta mo na ba si Emma? Hindi pa, tay. Alam namin yung sinasabi namin noon kay Emma. Wala kaming tiwala sa kanya. Pero... kung yan ang pumipigil sa'yo para damayan siya ngayon, wag. Alam mo na, nung una, natatakot kami na makasaktan ka niya. Pero ngayon, naiintindihan na namin na iisa lang ang kalaban natin dito sa Las Espadas. Yung tao na kumukuha ng maraming buhay. Kaya kung gusto mong punta si Emma, gawin mo, Elias. Tiyak ko, mas matindi ang pinagdadaanan ngayon nun. Pero umalis si nanay. Paano mo siya nahanap? At bakit nasa ospital siya? Camila? Ikinulong ko si Aurora sa isang bahay. Dahil gusto kong magsalita siya sa lahat ng mga nalalaman niya. All this time, alam mo kung nasan si nanay at hindi mo sinabi sa akin. Eh, makilala niya kung sino pumatay sa papa mo. Kaya sinaktan mo siya? Nandito ba siya? Bakit nasa ospital siya? Emma. Camila. I'm so sorry. Hindi ko alam na hindi niya alam. Hindi ko alam na nakikinig siya. It's okay. Excuse me. Salamat. Pinatay na ho si Fabio. Pinatay na ho ang tatay ni Emma. Tay, sigurado ba kayo si Camila na kinakatakutan niya? Wala ba kayong alam tungkol doon sa serial killer? Yung groom? Sinabi ko naman sa'yo, Elias, diba? Pag-ihingintihan ako ni Camila. Sige. Elias. Anak, natatanong ko si nanay at tatayaran mo dito. Mukhang mabuting magulang talaga sila sa'yo. Kaya alam niyo dapat kung bakit kayo umalis ng Las Espadas.
Hindi kita iniwala. Hindi ako umalis. Huwag mo sanang iisipin na iniwan kita ulit. Minaril ka niya? Oo. Binaril niya ako. Sinugod niya ako kagabi. Galit na galit siya. Pinipilit niya ako, pinapaamin na may kinalaman ako sa pumapatay. Kahit ilang beses ko na sinabi sa kanya na hindi ko alam, na wala akong alam. Tama na! Wala kang pinagkaiba kay Camila. Pareho lang kayong nagsisinungaling sa akin. Oo, hindi kanya dapat binaril. Pero namatay si Papa. At gusto kong malaman kung sinong gumawa nun sa kanya. Makikita niyo lang po ako ulit. Maghanda na kayong sabihin kung sino yon. Papa was the most selfless person I knew. Kami ni Camila ang laging una sa kanya. Laging kami muna, bago siya. Kahit milya-milya pa ang layo niya, lagi niyang ramdam kapag kailangan ko siya. He was out there. Isang taong handang gawin ang kahit ano para sa akin. Pero ngayon, wala na siya. Pa, wala akong tahanan, pero binuksan mo ang pinto mo para sa akin. Wala akong ama, pero binigay mo ang puso mo sa akin. Thank you.
I love you pa. Hindi ko alam ngayon kung paano gigising sa isang mundong wala ka na. Si Emma. Kapag kinausap ko siya, magsisinungaling din ako sa kanya eh. Ayoko naman ng ganun. Hindi niya kailangan yun, lalo na ngayon. Nakita mo naman eh. Tol, importante pa ba yun? Tol, kailangan ka ni Emma ngayon. Malapit na matay si Fabio. May nakita rin akong property sa Las Padas. Nakaregister to siya isang pangalan. Posibleng doon nagkatago ang killer. Tara, sipuntahan natin. Emma, naayos mo ba yung death and cremation certificate ng papa mo? Required yun sa airport para makalipad tayo ng Maynila. Yes, ayos na. Tinulungan ako ni Luis. We just need our luggage. Vito. Sige, magkita na lang tayo doon. Nakita na nila ang posibleng address ng killer. Emma, kailangan natin i-postpone ang pagpunta ng Maynila. No! Emma, hindi mo ba narinig? Malapit na nating mahanap ang pumatay sa papa mo. Papa never wanted to be in Las Espadas. Noon pa, gusto na niyang umalis. So I will take him to Manila, just like he wants. Emma, hanggang ngayon hindi pa rin nahanap si Agnes. At walang kahit na anong ebidensya nakuha sa katawan ng papa mo.
kailangan natin puntahan yung bahay na yun dahil baka mamaya nandun nga yung killer. Emma, isang araw lang ang hinihingi ko. At paano kung wala dun yung killer? Paano kung bukas makahanap na naman kayo ng bagong lead na kailangan puntahan? Ano ipapospon na naman? Hanggang kailan, Camila? Nung nabubuhay pa si Papa, lagi siyang second priority at hindi ko hahayaang maging ganun pa rin siya hanggang sa kamatayan. Alam ko may alam ka! Sabihin mo na sa akin, Tay! Sabi nila, konektado yung grupo kay Luciano. Kung sangkot ka kay Luciano, imposibleng wala kang alam. Elias, imbis na nagtatanong-tanong ka, ang dapat mong gawin, umalis na dito. Pero ayaw mo makinig. At ano? Iiwan ko sila nanay at tatay? Iiwan ko sila habang may umaaligid na serial killer? At si Emma, tay, namatayan siya ng ama. Kita-kita ko yung sakit na nararamdaman niya. Kaya tay, kung may nalalaman kayo, kailangan niyo magsalita. Naiintindihan mo kung bakit ka nakaligtas? Kung bakit humihinga ka pa ngayon? Dahil tinikom ko yung bibig ko. Kaya yun din ang gawin mo. Ano yun, hayaan ko na lang mamatay yung iba? Oo, Elias. Dahil hindi mo sila lahat kayang iligtas. Ang pwede mo lang iligtas ay ang sarili mo. Kaya nga ako tumagal eh. Kahit saan ako dalhin ng buhay, kahit saan ako mapadpad, at kahit na sino pa makalaban ko, lagi ako ligtas. Kung ganyan din mag-isip ng ibang tao, ano na kaya nangyari sa akin? Kung si Ninong Bito, Tatay Aran, Nanay Ingrid, kung hindi nila ako kinupkop nung iniwan mo ako mag-isa, ano na kaya nangyari sa akin? Oo, Tay, nakaligtas nga kayo. Pero matatawag mo bang buhay yun? Mas pipiliin ko na makasama yung mga importante sa akin at iligtas yung mga taong mahal ko kahit ibig sabihin pa nun ay huling araw ko na sa mundo. Kaysa naman habang buhay akong nagtatago. Humihinga nga, mag-isa naman. Kaya sige, pwede na kayong umalis. Iligtas nyo na ulit yung sarili nyo kasi hindi ko na kayo kailangan para iligtas ako. Hindi mahalaga sa akin. Nato pa rin ang gusto ng papa mo. Tingin mo ba, Emma, hindi mahalaga sa akin ng papa mo? Tingin mo, yung sakit na nararamdaman mo, hindi ko nararamdaman. I get it, Emma. May gusto kang parusahan. Gusto mo akong parusahan. At tanggap ko yun. Pero sa ngayon, hindi ka pwedeng magbulag-bulagan sa kung anong kailangan natin gawin. Alam ko kung anong dapat gawin. Kailangan kong dalhin ang papa ko kung saan siya dapat naroon. At hindi yun dito sa Las Espadas, Camila. Now, kung ayaw mong gawin yun ngayon, kung ayaw mong umalis dito at gawin yun para kay papa, then I'll do it alone. Yan yung kailangan mo. Para makita mo na hindi ako ang kalaban dito. E matandaan mo, walang ibang magkakampi kundi tayong dalawa. Tayong dalawa lang ang magkakampi, Emma. Nakaligtas nga kayo. Pero matatawag mo bang buhay yun?
Mas pipiliin ko na makasama yung mga importante sa akin at iligtas yung mga taong mahal ko kahit ibig sabihin pa nun ay huling araw ko na sa mundo. Kesa naman habang buhay akong nagtatago, humihinga na mag-isa naman. Kaya sige, pwede na kayong umalis. Iligtas nyo na ulit yung sarili nyo kasi hindi ko na kayo kailangan para iligtas ako. Kamusta ka? Stupid question. Pero gusto ko lang malaman kung okay ka lang. Kailangan ko nang umalis. Please, Elias. I can't handle another rejection right now. Yun naman palaging nangyayari pag magkasama tayo, diba? I always end up getting rejected. Masyado akong durog ngayon para makayanan yun. So please, hayaan mo na ako umalis. Ginagawa mo. Dinadamayan ka. Sasama ka sa akin sa Maynila. Elias, you've been trying to push me away, tas ngayon gusto mo akong samahan? Way para makaganti sa akin. Nagawa ko na to sa'yo dati. Napaasa kita paulit-ulit. Yun din ba ang gagawin mo sa'kin? Pagod ka na. Sino't saan,
Nandito na naman tayo para hindi tayo mahalata. Let's go, man. Go. Sigurado akong gusto mong pumasok sa loob. Kung tama si Alejandro, posibleng matahimik na alas espada sa loob. Tama ka, Belladonna. Nandito sila ngayon. Paikot-ikot na si Camila ang tutay na kakahanap sa akin. Manmanan mo sila mabuti, Agnes. At siguraduhin mo hindi ka na mapapalpak. Kung hindi, bangkay mo ng pagpipiestahan sa kalye ng Las Espadas! Nagawa ko lang po ito dahil sa mga nangyayari ngayon sa Las Espadas. Nakapektuhan na po yung mga malalapit sa buhay ko eh. Si Agnes, Ate Charina. Diyos ko, patay na patay po ako dun eh. Tapos ngayon, mamamatay tao pala. Si Manay, muntikan po siyang mamatay eh. Tapos yung kinakasama ni Camila, pinatay na nila. Lumayo ka sa babae yun. Dahil nakambal niya, bigat eh. Siya magpunta. Sinusundan siya ng kamatayan. Ano? Sinusundan siya ng kamatayan. Hindi naman po siguro. Hina mo nga yun nangyari yung trahedya. Sa Las Espadas, pati yung pagpatay kay Javier de la Cuesta at ang sumunod dito. Dahil binuhay ni Camila ang sumpa ng bayang ito. Umibig sa maling lalaki sa isang delikwesta. Kaya patuloy na maniningil ang sumpa. May susunod na mamamatay, Iki. May susunod. Malapit na siyang sumunod. Salamat po, ate. Thank you po.
Ma'am, ito na po yung ibang gamit. Sige. Kunin mo pa yung iba sa taas, ha? Yes, ma'am. Baba mo rito? Okay po, ma'am. Ma? What are you doing? Ilang buwan ko nang pinagpapalibang gawin ito. Ginawa ko na rin ito nung nililigpit ko ang gamit ng Papa Jacobo mo. Masakit, pero kailangan na natin gawin ito para kay Luciano. I think it's time. Naisara na natin ang kabanatang ito sa buhay natin. Hindi pwede! You're from El Casco, right? Yes. You were friends with my mom's dad. Ah, Alice Montero. Pasensya na. Sa isip ko kasi, Montero pa rin siya. Ang kawawang bata. Marami siyang pinagdaanan. She told me, nagkasakit yung tatay niya. Sana nga maaga nagkasakit at namatay ang mama ni Alice. Kaibigan ko siya. Pero nang nalaman ko ang ginawa niya,
matatag ang mami mo at nakayanan ng ama niya. Mama, ayoko lang tumaas na naman ang bibi mo. Baka mamaya magkasakit ka na naman dahil sa stress. Mabuti pa magpahinga ka na muna, ha? But I feel fine. Kaya ko to. Hindi na yan, Mama. Sige na. Alam mo namang ayoko may mangyari sa'yo. Tayo na lang ang natira. We have to learn to take care of each other better. Go rest. Sir? Sir? Iking. Sir, sa saan po kayo pupunta? Pupunta ako si Camila. Ay, susunod na mamamatay. Iking! Bakit? May kailangan ka ba? Naniniwala po ba kayo sa sumpa? Sa sumpa? Hindi. Sige, mauna na ako, Iki. Tigilan niyo na kami! Tigilan niyo na kami! Inamrahan na ako!